siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Happy, happy, happy Monday. Kaya lang, sa una nating kaso, mukhang hindi masyado happy. Oh. Tingnan natin. Depende sa inyong perspektibo. Chang Marks, ano bang mga abangan? Nako, happy Monday, Idol, mga kapatid. Itong isa nating kaso tungkol sa tanging hiling ng isang anak sa kanyang ina. Mula araw hanggang gabi kasi lagi raw ganyan ang ginagawa ni Mommy. Hindi kape ang nasa tasa niya, ha, kundi alak. Ma, ilang beses na kita sinasabihan na huwag pong mag-inom. Sana naman po pakinggan niyo ako. Inaantay kayo ng dalawang kapatid na maliit na magbago. Lagi po silang nag-iisip ng dahil po sa inyo. Sir Rabi, sana po matulungan niyo po ako na maparehab po yung mama ko para po mabago lang po siya. Maraming salamat po. Nako, eto talaga ang dahilan kung bakit hindi masyadong nagpapakalasing. Isang barangay chairman sa Pangasinan muntik para makapatay dahil lang binantnatan siya ng nakainuman na tungkol sa halalan. Ikaw, Kapitan Mamerto Suyot Jr., bakit mo ako binugbog? Anong kasalanan ang nagawa ko sa'yo? Sa laki ng katawan mo, muntik mo pa akong mapatay. Ano na lang ang laban ko? Hindi ka magandang ehemplo ng barangay. Pagdusaan mo ang ginawa mo. Dito humanda dahil maaksyon ang kasong ito tungkol ito sa isang mister na naakto ang kasama sa higaan, si Kabit. Nako, napakulong na raw sila noon. Pero na-dismiss ang kaso kaya ang gusto ni Legit, pabuksan ito ulit. May laban kaya siya? Panoorin natin. Ano sila ulit? Ha? Hindi kayo nag-ano ha? Mga bastos kayo! Huwag ka nga araw! Babastos nyo! Saan ba yan ang keyboard warrior sumanda na dahil kasali kayo sa pag-aksyon? Paano ba yan, Maring MJ? Hola mga keyboard warrior! This is it! Bakbaka na po tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH! Pero paalala sa mga magko-comment, bawal magmura kahit ganun yung video, no? Bawal ang bastos! At kung meron kayong mga sumbong, ready, Kapitana Karen! Yes, Maring MJ, ready tayo! At ang Idol in Action, lalong-lalo na si Idol Rati Tulfo, ay mahihaling tulad sa isang bagyo. Bakit bagyo? Bagyo! Dahil napakalakas, humahagupit ang bagyo. Si Idol isang bagyo, humahagupit at napakalakas ng kanyang ibinibigay na solusyon sa ating mga reklamo. At napakalakas din ng pagbibigay niya ng serbisyo publiko, lalong-lalo na pagdating din sa pinansyal. Kaya ano pa bang ginagawa natin mga kapatid? Gusto niyo bang maging updated sa mga latest videos ni Idol sa kanyang YouTube? Aba, pwedeng-pwede! Mag-subscribe! Click the bell button! Teng! At select all para agad mag-notify sa inyo yung mga latest videos ni Idol. At ang YouTube ni Idol, Rati Tulfo, ay meron na 16.4 million subscribers. At balik na sa loob, Idol, bakbakan na at bumabagyo ngayon. Empisan na, Idol! Pero thank you, Kapitana Carol. Pero bago ang lahat, eh gusto kong umpisahan sa isang pampag-good vibes na eksena. Panoorin natin to. Umagang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay nakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action.
sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rabitulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Wow! See? Ang sinasabi ko, yan po ay yung Gabuya siblings, magkakapatid po yan sila. Mamaya makakausap natin sila live. Sila po ay taga Bacolod, Negros Occidental. At sa lahat ng mga taga Bacolod, magandang umaga po sa inyo. Now, random tulong. Siyempre, alam ko naman eh. Alam ko naman nabangan yan eh. Siyempre, 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 siyempre. Pambibigyan ko kayo. Alin na kayo, Dial Girls. O, di ba? Kanina pa nakabang sila eh. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Naglalagyan na sila mga cellphone numbers nila doon sa YouTube at saka sa Facebook. Nakita ko naman yun eh. Kaya, eto na ngayon. Sige, i-roll mo na yung mga messages nila. Ngayon lang po ha, pagkatapos po ng programa, eh huwag na ako kayo mag-iwan. Kasi baka kayo po ay ma-suska. Okay. Ano mang pinakamalami dyan? YT o FB? Facebook. Okay. Umpisa natin sa Facebook. Ngayon, tayo ay mag-mini-mini-mini-mini mo. O yun. Okay. 5,000. Tapos, kapag nakanta nyo yung Idol in Action, meron kayong libreng load mula sa TNT. Okay. Yan. Anong pangalan mo na? Anong pangalan? Ha? Roll? Roll pa. Parang gamot. Roll pa silid. Okay. Lalaki, babae. Roll. Okay. Basta roll. Ito na. Pagkakataon mo, manalo ng 5,000 grand. random. Random tulong. And pindot si roll. Okay. Alamin na natin kung ano yung pagkain nila. Anong ulam? Makikiusyoso tayo. Oh. Ano yung kinakain nila ngayon? Mari mo makuha tayo ng bagong recipe. Paano ba lutuin yung kanilang ulam ngayong araw na ito? Magandang umaga po sa inyo, Roll. Roll? Hello po. Ma'am! Sir, si... Kayo ba si Roll? Hello po. Lord Elisa Perez po. Lord. 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 Opo. Lord Delisa, okay. Oh, kumusta okay. Kayo, Ma'am Lord? Okay lang po, sir. Kaso po, naawa po sa mga anak sa Bicol. Nasa Bicol ka ngayon? Opo. Oh, okay. Eh, kumusta po yung kalagayan nyo dyan ngayon? Dito po ako, sir, ngayon sa Maribeles. Temporary close po yung aming kumpanya kasi wala po may padala sa mga anak ko. Uy, ilan po anak nyo? Bali, tatlo na po, sir. Okay. Dalawa po yung nasa Bicol. May anak po ako sa una, yung dalawa po. Okay. Bali, tatlo anak nyo, all in all? Opo. Okay. Ano po ulam natin, Ma'am Lor? Gusto lang namin makiusyoso. Anong ulam? Ulam po namin, isda po. Isda? Sinigang. Ano, sinigang? Oh, paano pa magluto ng sinigang? Ano po, pakulaan po muna yung tubig. Aha. Tapos ilagay po yung isda. Nagkikinig dalawa. Oh, tapos, anong klase isda ba yan? Po. Anong klase isda? Tilapia po. Tilapia, oh, sarap, sarap. Ooh. Okay. Anong sahog? Talbos ng kamote? Ano po, talbos ng kangkong? Opo. Tapos sibuyas, kamatis, bawang. Opo. Oh, sabi sa'yo. Wala pong bawang, sir. Walang bawang. Tapos asin. Alam mo, pampadagdag dyan. Ito, pampadagdag. Toto. Lagyan mo ng konting asukal. Oh. Ay, wala po, sir. Toyo. Ano anyway, po, yung pampasim po, tapos siling kulay green po, yung malaki. Oh, sarap. Yan, okay. Medyo mahang ng konti. Anyway, oh, ma'am, 5,000 pesos ngayong 3 o'clock. Now, ma'am, alam mo ba yung kanta ng Idol in Action? Kaya mo bang kantahin? Hindi ko po sa ulado, sir. Anak po. Eh, subukan mo kasi pwede kang manalo, depending. Ngayon, mula ngayon, pag hindi sa ulado, pwedeng 100. Depende, pag gumanda, 200. Pag humababa, 300 hanggang umabot sa 25. Sige nga, sample. Ha? Pero hindi ko po alam. Ah, okay. Well, 5,000. Nanonood lang po ako. Nanonood lang. Sige, okay na rin yan. 5,000 pesos po. Thank you po, sir. 3 o'clock, ma'am.
Tinig niya. Okay. Ngayon naman, panoorin natin yung mga dating natulungan natin sa random tulong. 5,000 pesos ang maswerteng mabiyayan sa araw ng Biyernes. Ay. Hello, sir. Magandang umaga, IP. Good morning, sir. Good morning po. Napapanood ko po kayo sa TV. Napapanood niyo po ako? Oh. Opo. Okay, yan. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ayun, good. Ano pong ulam nyo? Dalang po, gulay. Okay, sige. Okay na yan. Ma'am, 5,000 pesos. Ako po yung natawagan sa random tulong ni Idol. Natanggap ko na po yung 5,000. Thank you so much po. May I love you po. Thank you. Ganun ka simple. Mamaya, meron ulit random tulong hanggang sa matapos to. Kaya abang lang kayo, okay? Diyan naman kayo. Huwag kayong umalis. For the meantime, eto, medyo papa-excite namin kayo. Yung iba sa inyo, kukulang dugo, pero okay lang yan, maintindihan namin. By the way, eto po, ang kasong ito ay supposed to be na-solve na. Pero para kay Mrs., hindi pa. Kaya kinontak namin siya at sinabi niya na imbestigahan namin. And we'll do that. Pero eto muna, panoorin natin video ulit. Ha? Hindi kayo nag-ano ha? Mga bastos kayo! Huwag ka nga! Ang babastos nyo! Now, makakausap po natin si Mrs. Ed Cedric Mejia. Mrs. Mejia, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, sir. Okay. Kailan po nangyari ito, madam? Noong, sir, June 18 po. Matagal na po pala ito. Opo, sir. Nakuha ko po yung letter October 5 na na-dismiss siya, sir. October 5, nakuha niyong letter. So, ibig sabihin, hindi kayo naka-attend sa hearing? Hindi, sir. Binigyan lang ako ng kopya, sir, nung na preliminary investigation po yung kaso po. Nag-ano lang po ng kontrasalaysay yung asawa ko. Yun lang po yung sabi sa akin ng piskal. Tapos po maghintay na lang ako ng resolution po. Actually, yung nakalagay dun sa letter, sir, is August 14 po na pirmahan ng prosecutor po sa Antipolo po. Na-receive ko po yung letter. Teka muna. Okay. Ma'am, later makakausap natin isang abogado. Kailan po sila nahuli? June 18 po, June 18. Sir. Tapos kailan po sila na-inquest? July, po, sir? 21 po. July 21. Okay. Ang tagal, sir. July 21. Kailan kayo nakatanggap ng subpoena? Nang dismissed po, sir. Dismissed na agad? Yung sumunod na pangyari, matapos silang ma-inquest, dismissal agad? Yes, sir. Dokumento yes, para coming from the piskal? Yes, sir. Yes po. Ganun po. Wala po sa akin nakuhang salita po. Wala, sir, ng piskal po. Kaya napakasakit yung nangyari, sir. Paano na-magic yung kaso po, sir? Na-magic nga talaga, kung totoosin. Kaya mamaya kausapin lang sa ito yung nangyari tungkol dyan, kung tama ba yung naging proseso doon sa pag-handle na yung kaso. For the meantime, kausapin natin si Jeffrey, itong si Mister, ano? Nakapagpiansa ba ito sila, ma'am? Yes po, sir. Nakapagpiansa po. Magkano na pong piyansa? Sabi po sa akin ng women's desk po, 2,000 po. Jeffrey, sir. Yes, ma'am. Sir. Ay, sir. Okay, well, gusto ni Mrs. na maibalik ka sa kulungan kasi na magic daw yung kaso ninyo, biglang na-dismiss. Parang milagro. Eh, samantalang wala pa siya natatanggap na subpoena. Ang natanggap niya after na kayo ma-inquest ay agad-agad dismissal sa resolusyon. Ano bang ginawa niyong magic? Wala po, sir. Wala kami ginagawa. Wala kang ginagawang magic doon sa kaso? Wala po. Bakit walang na-dismiss? Kumuha lang po kami ng abogado. Kumuha ka ng abogado? Oo. Tapos okay. Po. Tapos? Yung nag-counter po kami, yung counter affidavit po, yun lang po. Hindi pa nga po namin natanggap yung resolution eh. Hindi pa ka nakatanggap? Hindi pa po. Hindi nga, weh. Sinend lang po ni nung assistant ni attorney yung ano yung picture na dismiss yung kaso, tinexpose. Seryoso? Walang biruan. Ikaw naman. Wow, ha? Hindi mo alam na na-dismiss na pala? Alam ko na po. Ah, alam mo na. Oo. Oo. So, hindi ka nakatanggap ng resolusyon. Ang nakatanggap lang itong si Mrs. Wala pa po natatanggap sa resolution. Tinex lang po sa akin na dismiss na po yung kaso. Ah, pero dismiss ng kaso, anong feeling mo? Siyempre po, natuwa po ako kasi po,
makakalaya na po ako. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Na-dismiss ang kaso, kanina pa ka nagkikinig, after na inquest, resolution na agad ang natanggap ni Mrs. Tama ba yung ginawa ng piskal o nangyari dito? Usually kasi, Sir Rafi, no, sa inquest proceedings, ang nag-a-appear lang po dyan is yung accused unless yung victim po ay mismong naandun at the scene of the crime. Ang pagkabasa ko po kasi sa resolution, hindi lang to inquest kung hindi nag-approve sila for preliminary investigation. Okay. In short, humaba po yung proceedings. No? Ang nakakapagtaka po kasi dito, bakit hindi nakatanggap ng subpoena or summons, ito pong complainant natin ngayon. Kapag ganun po kasi, pwede ka mag-reset ng hearing para mabigyan ka ng chance, mabigay yung iyong side or mag-adduce ka ng evidence to support yung crime na iyong inuusig laban din sa tao. So, ma'am, doon po sa resolusyon, ano bang sinasabi? Bakit daw dinidismiss yung kaso? Hindi daw po matibay po yung ebidensya, sir. Yung na-quote in the act, hindi matibay ang ebidensya yon. Ano ba yung kinaso? Sir, napansin din po namin, sir, nung napag-aralan po na, namin, sir, yung the actual video footage po, sir, ng PNP pinasa po ng Antipolo City Police po, wala po dun sa ano po, sir, sa letter po, dun sa dismissal, na wala po yung ebidensya po yun. Okay. So, anong kinaso nyo? Concubinage po, sir. Concubinage. Ano po, wala daw katotohanan daw po yun. Okay. Yung video i-present nyo nung kayo mag-file ng kaso sa PNP, pero nung ifunuwan ng PNP sa piskalya, nawawala na yung ebidensya, hindi na nabanggit. Wala po, sir. Wala po talaga, sir. Okay. Attorney Garrett. Yes, sir. Alam ko na kung ano nang nangyari dito at kung ano ang pinakaugat ng problema. No? Again, it's sloppy policing dahil dapat kasama po sa inquest proceeding lahat po ng evidence na hawak nyo. Kasi ang purpose po ng inquest is in one sitting, madedetermine po ni fiscal kung may probable cause. Kung ako naman po si fiscal, hindi ko po nakita yung video dahil hindi sa akin pinakita ng police, ang aakalain ko is gawa-gawa lang nito. Kasi tandaan po natin si Rafi, no, ang fiscal kailangan maging ignorante siya. Kailangan niya lang intindihin kung ano yung mga ebidensya na nasa harap niya. So ang sinong may kasalanan dito? Ang may kasalanan is yung investigating officer ng kapulisan na hindi sinama yung kabuuan ng ebidensya ng ating complainant. Pwede pa bang iapila ito ni Mrs.? Tama, sir. No? Pwede pa natin itong i-appeal, i-akyat natin to sa DOJ, Sir Rafi, para sila ang mag-review at this time mag-i-introduce tayo ng evidence explaining na hindi natin to na-introduce dahil nga sa kapabayaan ng ating kapulisan sa pagdala ng dokumentong ito sa inquest proceeding. Now, patanggapin naman po ngayon yung evidence, Sir Rafi. Pwede ba nating kasuhan dito yung mga police na naging pabaya sa kanilang tungkulin o sinadya na hindi submit yung evidence para siguro sa palagay mo? Ayun nga, sir. No? Mukhang parehas tayo ng kutob dito na baka naghahanap sila ng early Christmas bonus nila. Ang best na lang dito, sir, is ipa-investigate natin sa IAS to, sa Internal Affairs Service, dahil sa kapabayaan nila, pwede silang makasuhan ng either simple or gross negligence, Sir Rafi. Ayun. Admin yon. Yes, sir. Admin ko. Okay. Salamat, Tony Garrett. So, no problem, sir. May pag-asa pa tayo, Mrs. So, i-apila natin sa DOJ. Tutulong kami dyan. Oh. Thank you, sir. Sir Jeffrey. Sir. Laya na, naging bato pa. Sir, excuse me. Yung evidence po nasa statement po yun. Kasama po sa statement po yun. Kasama niyo si ano? Si girlfriend? Kasi po pupunta po kami ng barangay eh. Okay, dapat. Pupunta kayo barangay. Bakit? May pag-ayuso ba kayo, Mrs. Mia? Hindi po, sir. Hindi okay. Po, sir. Sige, nagsasama na silang dalawa. Yes, sir, nagsasama po. Hindi, sabi mo, pupunta ka sa balangay, kasi sabi ko, kasama ba si girlfriend? Nag-uho ka na kanina eh. Bakit? Ngayon, babawiin mo pa, ikaw talaga, sir eh. Oh. Hindi po pupunta ka po kasi kami ng barangay. Sino kasama mo dyan ngayon, katabi mo? May nagdidikta sa tabi mo? Si Lily. Kaya nga, si Lily. Oh. Si girlfriend mo ka. Katabi mo. Kasama mo ngayon. Wow, ha? Oh. Tawag ulit sa Atty. Garrett. O, inaamin niya, magkasama sila. Atty. Garrett, tawag ulit. Para balik. Sir Jeffrey, pumunta kayo sa barangay para makiusap na pag-ayusin na lang kayo ni Mrs. Ganun ba? Na ano po yung, i-report po yung, ano nga po, yung mga post nga po, pinopost niya. Oh, ano masama doon kung ipinost niya, sinasabi lang naman yung totoo doon, yung video, totoo naman, hindi nagsisinol yung video, ano masama? Sabi po ng, ano eh, ng, sa, cybercrime law po yun eh. Oh. Sino sabi sa'yo yung cybercrime? Atty. Garrett? Yes, Sir Rafi. Okay, dalawa. Unahin na agad natin itong nakakatawa.
eh, magre-report sila sa barangay, itong si Mr. Mejia, kasama yung kanyang girlfriend ngayon mismo, even while we speak, eh, i-report daw sa anti-cybercrime yung pag-post ng video. Yes, sir. And then number two, inaamin naman ni Mr. Jeffrey Mejia na kasama niya mismo ngayon si Kabit. Oh, anong takeaway dito? Una-una, sir, medyo umaamin na sila sa crime nila ng concubinage dahil anggap na tanggap na ata nila nagkokohabit sila. Pangalawa, on the issue of cyber libel, Sir Rafi, no? Kailangan natin tandaan ng elements of libel is usually yung malice and yung publication. So, tignan natin kung ano nangyari dito. Even though may presumption of malice sa mga lahat ng pinapost nating sinasabi nilang libelous. Dito kasi, yung wife, it's her civic duty to report a crime, Sir Rafi. Eh. So, alam mo yun, hindi nila masasabi na malisyoso or paninirampuri na kanilang ginagawa. In fact, bakit sila natatakot na i-report yan kung hindi naman talaga sila, alam, may ginagawang mali, Sir Rafi. So, I think dumudulas na lang to. Mas madulas pa sa hito itong respondent natin, Sir Rafi, ngayon. Ayun, madulas pa sa hito sa Palos. Salamat, Tony Garrett. No problem, Sir Rafi. Mr. Jeffrey Palos Mejia, magandang umaga ulit sa inyo, sir. Sir. Alam mo, ang pinakamaganda mo na lang gawin, sir. Hiwalay mo na muna yung si Betka at magmakaawa ka kay Mrs. Who knows, baka maawa sa'yo at makipag-areglo sa'yo sa barangay. Di ho ba? Sabi mo na muna dyan kay Betka, alis ka na muna, layas ka na muna sa buhay ko dahil malas ka. Nakukuha ka ng 2 oras. Tapos bumalik ka kay Mrs. Ilan bang anak nyo, sir? 2 po. Puro mga bata pa siguro. Ilan taon po yung panganay? 6. Oh, shoot. Ang bunso? Ano po? 1 year po mahigit. Oh, no! Naunsa ka naman. Bye. Naku, babata pa ng mga anak nyo. Grabe. Ay, nako. Okay, well, sir, tutulungan po namin si madam na iakyat sa DOJ at may kalalagyan po kayo dito, promise. Okay, sir? Good luck na lang po sa inyong dalawa, sir, ha? Ni Lily. Si Lily ba nakapag-makeup na, nakapag-lipstick na, bago kayo pumunta ng barangay? Nakapag-ayos na ho ba siya? Sir? Papunta na po kami doon, eh. Ah, okay. Oh. So, nakapag-makeup na siya. Ano ba suot ng damit kayo ni girlfriend? Nakamaong ba? Naka... Ano ba tawag nun? Yung ano? Yung spaghetti? Naka-sweater po. Ha? Naka-sweater? Oh. Ah, malamig dyan ngayon. Umuulan po eh. Umuulan. Ano ba siya kayo? Naka-sneakers o naka-step-in? Sapatos? Anong sapatos niya? Kasi umulan, kailangan goma. Naka-goma ba siya? Naka-chinelas po. Naka-chinelas lang. Okay, sige, pwede. Tamang-tamang umulan. Si Miss na papatawa. Salamat na lang, sir. Ha? Ingat po kayo, sir. God bless. Good luck. Mrs., yep. Huwag niyo ibabang telepono. Kakausapin po kayo ng staff, ma'am. Madam, okay? Chang Marks. Yes. Nako. Ano sabi? Ito, idol, ha? Makikita mo naman 14,900 views na tayo sa Facebook. Pero ito, sabi ni Ava Nendio Aquino, sinungaling na buisit na mga polis ito, sira ulo yan, cybercrime, tangi A kayo. Sabi niya, oh, na mga may kabit, yan ang crime concubinage, bogak. Sabi niya, idol, pero puntahan naman natin ang YouTube, ha? Sabi naman dito ni Rochelle Rosa Asna, hay nako, kasuhan din niya mga polis na yan, nagpabaya ng kanilang trabaho. Ano ba daw ang ulam nila? Escabet? Back to you, idol. Salamat siyang Marks. Magbabalik ba po ang idol in action? Sa naging dahilan
kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong Ratitulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin, alam mong dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Ratitulfo in action. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Ratitulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o Sir Rafi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Ratitulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Ratitulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Ratitulfo in action. Bigaya na ng tulong. Vitasync, APC Healthcare Corporation. Pampatibay, pampalakas ng asistensya, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Dial girls, eto na. ATC, ascorbic acid plus zinc, Vitasync. Non-acidic, Vitasync. Dahil na natin, 10,000 pesos. Okay. All you need to do, wala kayong gawin kundi
sagutin ng telepono at sabihin sa amin kung anong suot namin damit para masiguro na talagang kayo po'y nanonood. Okay? Pangit naman ho yun, nanonood kayo sa ibang stasyon, tapos yung cellphone nyo sa tenga nyo. Doble-doble. No pwede. Ayan, dinadial na. Okay, magkakatugma ba? Okay. Iba to. Okay, sa email na. Alright. Sige, nagkalituan kayo. Sa email ha? Mas maganda pag email nga. Diretso. Okay, sige. And 10,000 pesos. ATC. Healthcare Corporation. Sige. Fire. ATC coming your way. Vita Sync. Non-acidic. Mm-hmm. And fire. Ring. Ring my bell. Ayun na. Papanggap ka ngayon na sa sari-sari store. Sabi mo, yung utang mo sa sari-sari store, bayaran mo na. Okay. Gusto nga sagot. Aba, Lunes na Lunes. Ayaw niyo ng pera. Dapat sa Lunes, masipag kayo para magkaroon ng grasya. Mukhang mahina. Ayaw. Nako po. Nako po. Nako po, nako po, nako po. Ayaw niyo ng pera. Vita Sync. 500 milligrams. Yung Vita Sync. Pampalakas ng resistance. The subscriber cannot be reached. Wala. Okay. Pasensya na. Yung 10 magiging 20 yan. Bukas. Subukan naman natin itong 15. Okay. 15,000. Diretso na lang sa email. Oh. Eh, sino bang mga nag-type nito? Okay. Eh, email na lang diretso. Inumpisa mo na sa email diretso. Sige. Next time, wag na natin pagtrabahuin ito ng tatype dito. Hindi natin kailangan. Ganun. Malabo. O, paano natin malaman na yung email at saka ito magkapareho? Pero na-check nyo na. Ah, okay. Na-check nyo? O, ako, Lunes na Lunes, huwag kayo maging malabo. Dapat very clear. Tama ba, Nelson? Yes, si Nelson, magaling dyan eh. Ano? Okay. Sige. Eto na. Dial. Fire. 15,000 coming your way from Vita Sync ng ATC. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Malakas na malakas po ang resistensya namin ng RTIA team sapagkat uminom kami ng Vita Sync twice a day. Pero pwede naman once a day para matipid. Okay rin, para nagbili kang sir. Wala pa rin! Ano ba itong nangyari dito? Hello, kailan mo babayaran yung utang mo dito sa tindahan? Ang tagal-tagal na. Therapy! Ha? Sino yun? Si Therapy! Sino yun si Therapy? Ano bang sinusuot na damit ni Therapy ngayon? No. Ha? Actually, blind. Blind. Ay, sorry. Apo, bulag. Hindi mo si... blind massage. Okay, panalo na. Panalo natin. Apo. Panalo natin yung kanyang... Okay. Sir Rapi, magandang araw po. Ako po si Christopher Tagura. Bali, ito po pala yung inuupahan naming bahay. Apat na buwan na po kaming ginakabayad. Kahapon nga po, naningil na po sila. Ito po yung ano, sir, yung anak ko po. Hi po, Sir Rafi. Ako po si Sofia. Ako po yung nag-video. Idol po kita. Sana po magkita po tayo at sana po rin mapili nyo pong ang video na ito para po si mami at daddy ko na blind. God bless you po. Always. I love you po. Mwah! Ang cute naman. Okay, sir, panalo na po kayo ng 15,000. Sir, nandiyan ba yung anak niyo? Pwede namin makausap, sir? Opo, anak. Masabing ito ng idol. Okay. So, yung dalawang parents, yung nanay at tatay, parehong blind. Hello! Anong pangalan ng bata ulit? Sophia! Hi po! Okay, salamat naman sa pinadala mong video. Okay. Ilan taong ka na, Sophia? 8 po. 8. Nag-aaral ka na? Opo. Anong grade? 4 po. Ha?
Grade 4? Grade 4 po. Advanced ka? Wow. 8 years old pero grade 4 ka? Opo. Ah, matalino na bata. Oh. Okay. Sige, ganito ano? Dahil napakasipag mo, ibig sabihin, matalino ka. Acceleration ang tawag niya, nag-accelerate siya, grade 4 agad. Pag 8, di ba, dapat mga grade 2 lang niya. Siya naging grade 4 na agad. Anong school mo, Sophia? St. Charles po. St. Charles. Okay, sige. Bibigyan kita ng 5,000. Therapy. Therapy. So, yes, yes, Sophia, yes. Gusto ko po ikaw makita sa birthday ko po. Oh! Parang nadurog yung puso ko doon. Of course! Sige, kaya lang COVID ngayon eh. Paano yan? Sige, ganito, ipapaalam kita sa TV5. Magpe-face mask tayo pareho, naka-face shield. Then pwede tayo magkita, social distancing. Pwede naman siguro. Papakiusap ko para mag-grant ko yung wish mo, okay? Okay sa'yo, next week? Apo. Ah, sige, kausapin po namin yung management ng TV5 tungkol yan, ha? Pero bibigyan kita ng 5,000 para sa'yo lang yun. Yung 15,000 para doon sa papa mo, okay? At sa mama mo. Okay sa'yo? Apo. Okay. Gusto mo, bigyan kita ng cellphone. Okay sa'yo? Apo. Oh, bigyan kita ng tool phone na cellphone. 5,000 plus tool phone. Para sa yon. Tapos sa parents mo, papa mama mo, 15,000. Congratulations. Sige, huwag mo ibabog yung telepono. Kakausapin ka ng staff para doon sa arrangement. Paano ka makakita sa TV5? Paano ka lang ipaalam, okay? Sige. Alright. Ngayon naman po, manood tayo ng accomplishment. By the sink. Kunyari. Hello po. Ano na, kailan mo nababag ng bayad ng utang? Grabe, nalunod po kami sa'yo. Yes! Yes! Oh. Okay, anong kulay ng damit ng dalawang katabi ko, sir? Dalawang nakaway po yan, sir. Dalawang nakaway po. Thank you very much. Panalo ka na ng 20,000 tulong galing sa ATC Healthcare Corporation. Salamat po. Nakuha na po namin yung tulong po ninyo. Nabili na po namin yung pangangailangan ng nanay, maintenance, saka po yung tangke. Aldo Rapi, salamat po. At sa ATC Vitasync, sa panahon ng pandemya, pampalakas ng resistensya. Okay. Sa mga gustong sumali, paano ba yan siyang Marge? Yes, Idol, mga kapatid, ito ang garantisadong paraan para makasali kayo sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video, ipakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat-dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. I-send ang video kasama ang inyong contact number sa rafitoolfineaction@gmail.com. Isang email lang po yan lahat, ha? Pwede rin mag-message sa Rafi Toolfineaction Facebook page ng inyong mga detalye. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumuto kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10:30 po, ha, ng umaga, dahil malay ninyo, kayo na ang sunod na tatawagan ni Idol Rafi. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Toolfineaction. Salamat, Chang Marx. Ngayon, punta na tayo sa ating pangalawang kaso. Makakausap po natin si Teody James Teodoro. Ang kanyang reklamo, siya po ay sinaktan ni Cap. Magandang umaga po, Sir Teody. Sir, magandang umaga po, Idol Rafi. Bakit po kayo nagkasakita ni Cap, Sir? Nung una po, Idol, nagsasalita na po siya ng hindi maganda po sa pinan ko po, Idol. Pero may nakapagsabi sa akin from our research team na sa inuman daw ito, nagiinuman kayong dalawa. Opo, Sir Rafi, sa inuman po ito, Idol Rafi. So, baka naman usapang lashing na. Nagkapikuna na, may nasabi ka, may nasabi siya, hanggang sa boom, suntukan. Hindi ba ganun yung nangyari? Bali, sir, Idol Rafi, sir, bali nung umpisa pa lang po, sir, sinabihan niya na po si binan ko na tamad po. Tapos po, sinabi niya po na kaya hindi na nanalong kagawan kasi iba yung ugali po. Bali, 20 years po yata nagsilbi po na sekretary po yung biyanan ko po. 64 years old na po siya, sir. So, siniraan niya yung biyanan mo sa harap mo. Bakit ka magipag-inuman sa ganung klase mga tao na low life, kung tawagin? Yung mga... Sir, bali, sir, nung umpisa, sir, maganda pa naman yung pakikitungo nila, sir.
Pakikitungo niya, sir. Wala pa naman po yun, sir. Hanggang sa ganun na po yung sinabi niya, sir. So, bakit siya magbitaw ng ganung salita? Eh, kainuman ka niya. Siyempre, pag kainuman ka niya, ibig sabihin magkaibigan kayo. Hindi naman makipag-inuman niya sa hindi niya kakilala o hindi niya close, di ba? Kami, sir, niyaya niya lang po kami, sir, na uminom, sir. Tumagay po, sir. Kasi yung pong mga nakapastol ko pong kambing, sir, tinignan ko po, sir, sa yan po sa bukid, sir. Okay, so niyaya ka. So, pwedeng sinetap ka. Niyaya ka, sinetap ka para asar-asirin ka kapag nainuman na kayo hanggang sa masaktan ka. Ganun siguro yon. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kausapin natin si Chairman Mamerto Suyat Jr., Barangay Kabitnongan, San Nicolas, Pangasinan. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, sir. Niyaya mo to ng inuman itong si Mr. Teodoro and then nagkapikunan kayo sa mga salita hanggang sa sinaktan mo siya. Ay, hindi po ganun, sir. Paano po nangyari? Hindi po ang nangyari. Sige po, nung, sir. Kami muna ang nag-inuman, sir. Okay. Ngayon, nung kwan na, pumunta daw sa kambingan niya dahil titignan niya yung mga kambing niya. Yung kumpare ko naman na tagapanil ko, sir. Okay. Inaya siya, pumunta siya doon. Okay. Ngayon, ginayaya ngayon na umuwi na si Mr. Siduro, yung asawa niya at saka yung biyanan niya. Mm-hmm. Ayaw niya pong umuwi. Mm-hmm. Ayaw niyang umuwi. Eh, siyempre, kwinto-kwintoan, sir. Pagkatapos natapos na kami doon, eh, siyempre, inuwi ko na po yung tricycle ko. Sama-sama na naman kami pumunta doon sa malapit sa eskwelahan po. Okay. Ngayon, nung nagpipintuan po kami, iba-iba po ang sinasalita niya. Ngayon, kinausap pa niya yung anak niya, yung kainuman namin na magiging pulis din. Yan, ayos lang pintuan namin. Babalik na naman, kinukan niya na naman po ako ng salita-salita. Ano po yung mga sinasalita niya po sa inyo, Chairman? Minuura niyo po ako. Puta na mo, Kapitan, sabi niya sa akin. Chairman, hindi ka panipaniwala, Chairman. Barangay Chairman ka, niaya mo ito silang inuman. Eh, dapat may utang na loob siya sa iyo dahil niyaya mo siyang inuman, nilibre mo siya inuman, I would suppose sa iyo yung alak, and then mumurahin ka? Chairman hindi. Naman, ginawagan mo naman yung utak namin na parang utak mo na utak ipis. Sorry, Chairman, ha? No, sir. Hindi. Yung totoo lang po, sir, yung sinasabi ko po. Dahil pero, sir, po, sandali lang, sir, it defies logic, eh. Isang ordinaryong kabarangay nyo, niyaya mo ng inuman, libre inom, and then, basta-basta ka nalang mumurahin ng PI. It doesn't make any sense. Yun ang ibig ko sabihin, Chairman, sir. Hindi. Ang kwan yun, sir, nung una nga, ako po ang gumasto nung apat lang na bote. Ngayon, nung lumipat apat na bote na, sir, ano po, bilog? Yung 2x2 po na napinakuha ko. 4 kantos? Ngayon, nung lumipat, oh, lakas noon! Oh. Nung lumipat po kami, dahil marami po kami nung una. Aha. Ngayon, nung sumunod po, pumunta kami sa bahay yung taga rito din. Siya na po ang bumili ng kwan, umutang siya ng alak po. Siya ang kumuha po. Okay. Chairman, hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ikaw ay barangay chairman, ama ng barangay, at may pag-inuman ka sa mga sangga, no? Sorry, ha? Hindi ko naman kilala yung mga kainuman mo. Tinawag ko sangga, no? Kasi apat na 4 kantos at napakataas naman siguro ng inyong dosage. Hindi pa kinalasing. Ang ginawa niyo, lumipat pa kayo for another inuman pa rin. Kumbaga, teka muna, chairman. Parang wala nang bukas pag uminom ka. Hindi naman, sir. Alam ko naman po ang ginagawa ko. Sir, yung mga estilo, sandali, sir, yung mga estilo, I'm sure mag-agree sa akin, marami na nun. Ako po, manginginom dati. Pag ako po uminom sa isang lugar, pag naubos na yung alak, uwi na ako. Ikaw, naubos yung alak dito, nagpunta ka pa sa ibang lugar para magpag-inuman ulit. Kaya tinawag kita na sangga, no? Hindi naman po ganun. Kasi, sir, kung matinok, sir, drink moderately, ika nga, di ba? Oh, opa. Ikaw dapat ang nagsiset ng example dyan sa inyong barangay na kapag uminom, tama-tama lang, wag yung sobra yan. Na sobrang inom mo, ninyo, hanggang sa humantong sasakitan. Di ba, Chairman? Sir. Oh. Pero so, ang kwan ko naman, sir, wala naman po akong, kung alam ko lang po sana na ganun mangyari, sir. Bakit naman na kwan pa, sir, ang kwan ko? Siyempre, nagkwan lang po ako ng baka ko din yun, sir. At saka yung sinasabi ko lang naman, sir, yun lang naman ang kwan ko. Dahil dito sa barangay ko naman, sir, kahit bata pa ako hanggang ngayon, sir, wala pa naman akong ginawang kwan dito po, dito sa amin. Sir, hindi yan eh. Hindi yan yung issue eh. Wala ka pang ginawa sa inyo nung simula ng bata ka pa. Ang issue, sir, lumaklak kayo na napakaraming alak at numalasing na ho kayong pareho, nagkasakita na ikaw bilang isang barangay chairman,
nas involved ka sa ganitong klaseng sitwasyon na hindi dapat, di ba? You should be setting a good example sa inyong barangay. Ito bang ehemplo ipapakita mo sa kanila? Lasingan blues hanggang sa wala na sa tamang pag-iisip ang bawat isa, magkakasakita na? Is that a good example? Hindi naman po, sir. Ako palaging umiinom, sir. Kapag kwan lang, minsan lang ako na... Regardless, sir. Pag uminom ka, sir, ilagay mo sa dyan. At kapag tinamaan ka na, sir, stop na. Huwag mo isagad-sagad. Ang gusto mo ata, sir, hanggang gumagapang ka na eh. No? Di ba? Hindi. Alam ko naman po ang ginagawa quatro cantos, sir. Sir, manginginom ako dati. Quatro cantos, marami yan, sir. Apat na quatro cantos. Ilan ba kayo umiinom? Hindi, 2x2 lang yan, sir. Yung maliit. Oh. Maliit na quatro cantos. So, apat yung na 2x2. So, pag idudugto mo yung 2x2, 4x4 yun. Opo, kapag yung dalawa po, sir. Oh, so, apat na 2x2, bali, dalawang quatro cantos. Ilan ba kayo? Opo. Marami din po kami, sir, mga 8 siguro dahil uminom din yung pan, alis na rin yung okay. Mga iba. So, anong gusto mong mangyari, Mr. Teodoro, sir? Sir, magpapail po sana ako, sir, ng kaso, sir. Kasi nung mga nakarang araw dito, sir, may witness siya, sir. Sinasabi niya, sir, na hindi niya daw po ako binugbog, sir. Bali, nagkuha na siya, sir, ng mga bata niya, sir, na... Ito na lang, Mr. Teodoro, since kayo po ay magkakilala at dahil lamang sa kalasingan, kayo po'y nagsakitan. Pag-ayusin ko na lang kayong dalawa, doon na lang kay mayor ninyo. Okay? At halimbawa, kung gusto magkipag-areglo kay chairman, di mag-arigloan na lang kayo kung ano na rapat. Kasi, kahinuman mo to eh. Sir, yung sa akin po, sir, kung walang pong nakakita, sir, napatay niya na po yan ako, sir. Napatay niya na po. Buti sana, sir, kung ikaw yung naglalakad lamang at tinawag ka ni chairman, lasing, sinuntok. Pero, nagkakainuman kayo, eh, nagkakasiyaan kayo, tapos nagkalasingan. Sir, bali po, sir, nung yung uuwi na po ako, sir, doon niya po ako sinapak, sir. Sinuntok niya po ako bigla, sir, nung pauwi na po ako, sir. Uuwi na po ako ng bandang alas 5 po, sir. Gusto magsampal ang kaso? Opo, sana, sir. Sana, so hindi ka sure. Sir, magsasampa po ako, sir, ng kaso, sir. Kasi nung pumunta po kami, sir, sa police station, siya pa yung... sir, mayabang, siya pa yung magmamatigas na hindi daw sa sumapak, sir. Hindi niya daw po ako ginalaw. Okay, sige. Kung gusto mong magsampa, then tutulungan ka namin, pumunta sa police station para makapagsampa ng kaso laban kay chairman, okay? Opo, sir. Sige, huwag mo ibabang telepono, kakausapin ka namin. Pa, chairman. Sir. Salamat po, chairman. Good luck na po sa inyo, sir. Opo, sir. Anong sabi ng mga netizens, MJ? Idol Rafi, naku po, ngayong maulang umaga, Caps Amazing Stories daw yung bumubungan sa kanila. At may bago na silang bansad kay Cap, hindi na mamerto. Jim Kapitan. Wow, yun ang titulo na binigay nila. Sabi pa ni Sincero 07, wow, pa more! At sabi naman ni Renegade Black, naku, hot chairman ha, lakas mo ha, dapat daw sa bahay na lang daw siya manginom. Pero syempre, idol, no, lahat ng mga sinasabi ng mga netizen natin, keyboard warrior natin kay Kapitan, dapat daw, sabi ni Connie Gutierrez, ano ba tong klaseng Kapitan? Dapat ehemplo ka sa taong bayan. OMG! Oh. Anong klase itong servant? Next time, wag na yang ibuboto. Oh my nakakaloka. God! Anyway, yan ang round up ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo, Idol Rafi! Salamat, MJ! Pagbalik ng Idol in Action, random tulong! Pinggan, handa ka.
pili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rafi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rafi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Suporta ko sa ibo o si Rafi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rafi Tulfo in action. Dahil meron tayong mabuting Rafi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan. Walang pinipigilan. Random tulong pasok dial girls. Eto na ang inyong iniintay. Kasi puro telephone numbers na nakikita namin. Sa halip na dati comments, nagsasalita sila kung ano yung nasa damdam nila about sa case na pinag-usapan dito. Ngayon, puro heart and numbers. Okay. Now, eto na. Sige, papabilisin natin. Mabagal eh. Gusto ko mabilis. Mini, mini, mini mo. Mini, mini, mini mo. Sinong number ang gusto ko? Eto. Yun, tingnan mo. Okay, anong pangalan? Naka-save.
5,000 pesos. Pag nakanta, yung dapat na kinakanta sa programa ang Idol in Action, aba, depende, from now on, depende. Pag yung medyo sintunado, 100. Pag medyo konting sintunado lang, 200. Pag medyo perfect, 25. Okay. Sige. Ganito na lang, no? Isang linya. Pangalawa, pag nakumpleto niya itong linya, ganun na lang, 25. Oh, marami nagsadya sa akin na ganun. Eh. Bakit ito agad hindi lahat? Okay. Sige. Anong pangalan? Jaycel. Oh, Jaycel. Eto na. Pindot. 5,000. Plus TNT. Oh, daming load sa TNT. Si Jaycel. Jaycel. Hello. Hi, Jaycel. Hello po, Kuya Rafi. Oh, 5,000 na. Kuya Rafi, salamat. Oh, di ba? Salamat, Kuya Rafi, na nanonood po ngayon. Woo! Alam ko, nanonood ka. Kaya nga nakapagpadala ka ng telephone number. No. Salamat. Ano bang kinakain mo dyan ngayon? Hindi pa kami nanghilian ngayon kasi nanonood pa kami sa iyo. Oh. Pero nakapagloto na ako, Kuya Rafi. Wow, ha? Oh. Eh, may pambili ka ng chooks to go. Oh. Oo nga, mamaya ang kape. Pero ano bang ulam mo dapat? Anong plano ng ulam mo? Ngayon, yung ulam namin, yung ano, ng diniling na kanin, ginawa ko, ano, bula-bula. Oh. Wow, ha? Mamaya, bibili akong chooks to go. Meatballs, nagugutom tuloy kami. Sarap niya na. Eh, mamayang gabi, anong ulam? Took to go. Magaling ka. Eh ngayon, meron ka bang dessert? Ano bang dessert mo ngayon? Wala. Walang dessert. Pero okay na yan. Hindi nakapaganda ng dessert. Oh, 5,000 pesos ka na ngayon. Marunong, kaya mo bang kantahin yung ano, Idol in Action? Oh, okay, sure. Oh, sige nga. Aba. Oh, kaya. Pag nakanta mo na maayos, ang daming ano to, TNT load. Sige. Yes. 1, 2, 3, go! Ano man ang sumbong mo nadala, basta't alam niyang tama ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action! Kakampi ng mga inaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yan, sarap ito po in action! Sarap po in action! Okay! Lahat na ito! Sa'yo na ito! Tumay! Hanggat merong inaapi, merong napitol ko! Walang iwanan, asahan niyo yan! Di ko kayo bibiguin! Wow! Ako'y tao lang, nagkakamali! Okay. Ma'am, dahil dyan, bukod sa 5,000 pesos, meron kang 2,500. Now, ano bang size mo sa hoodie? Anong size ka ba? Small, medium, large? Sa ano po, Kuya Rafi? Anong size mo sa hoodie? Sa jacket, sa sweater? Medium. Medium. Oh, dadagdagan ko ng medium na hoodie. Ng Tulfo and Chill. Oh, anong kulay gusto mo? Itim o puti? Puti. Okay. Approve. Bigyan ng hoodie yan. Bigyan ng hoodie. Salamat. Thank you. Okay ba, Kuya Will? Yes. Hindi jacket, hoodie. O, di ba? Salamat, Therapy. Thank you. Ingat ka. God bless. Okay. Kayo rin po. God bless, Therapy. Oh, tumatawag niya si Kuya Will. Okay. Sige. Gap na tayo. Mula Panban, Tarlac. 37 years old. Ah, ito pala. Babasahin ko pala. Dito na segment na nagbibigay pugay sa mga frontliner ngayong pandemya. Unahin po natin si Mr. Almario Puno. Okay, si Sir Almario ay taga Banban, Tarlac. 37 years old po siya. Walang asawa pero may isang anak. 3 taon na pong namamasada, nagigiboundary lang po. Tapos sumabay pang pandemya, napuntas pa masada dahil hirap maghanap ng trabaho. Sir Almario! Yes, sir. Congratulations po, sir. At kayo po'y nanalo ng 499 pesos cellphone load galing po sa TNT, sir. Mabuhay kayo, sir!
Ingat po sa pagmamaneho. God bless po. Sunod naman po si Sir Jasper Castro. Si Sir Jasper Castro po ay tricycle driver from Angeles, Pampanga. 19 years old lang po siya at single. Isang taon na namamasada. Dating nagsoli ng perang na iyon ng pasahero. Wow! Eh, dobleng bayan ito. Okay? Natutunan ang pamamasada sa tatay niya. Hello, sir! Hello, Jasper. Po, sir. Congratulations po. Meron po kayong 409, abono pa ako ng piso. 499 peso cellphone loan. Thank you po, Sir Idol. God bless po. Sa mga gustong sumalik sa Sagot Kita TNT Pump, paano ba yung siyang marks? Nako, simple lang mga kapatid kung kayo ay tricycle driver at makikinabang kayo sa 499 peso cellphone load mula sa TNT. I-message lang ang inyong kwento at numero sa 1PH Facebook page. Okay, sa dami ng nangyayari, may mga bagay pa rin na nagbibigay saya sa atin. Sabi nga ng TNT, nasa saya yan. Kaya download na po ang Giga Live app to discover saya, promos, and spread the positivity. Okay. Okay, dito na tayo sa pinaka-awesome na kumasa sa RTIA Dance Challenge. Sila ang Dabuya Siblings, magkambal, o may pangkambal pala, sina Zyka at Laika, kasama sina Kija, Heaven May, Jen Ashley at Jacob. Wow! Ito na, magkakapatid! Wow! From Bacolod, Negros Occidental. Sinong panganay sa inyo? Taas kamay? Aba! Dalawang... Kambal? Aba! Ah, sige, sino yung nauna ng isang minuto? Ako po! Ikaw, ang pangalan mo? Zyka po. Zyka. Okay, Zyka, kakambal mo si Laika, 25 years old kay pareho. SK chairman? Si... Ako po. Wow! Wow naman, ang galing. Okay. At yung kapatid mo si Kija ay third year college. Apo. Oh, saan ka nag-aaral? Sa SCI West Negros University po. Okay. Third year college. Oh. Anong kurso? Bachelor of Science in Civil Engineering po. Woo! Astig! Ano siya yung favorite subject mo? Yung ayaw ko na subject. Opo. Alam ko na. Math. Ulo. Okay. At yung si Heaven May ay 12 years old. Anong grade? 7 po. Okay. At anong favorite subject? Math. Matawa siya. Hindi math ano? Pareho tayo. Huwag ka maya. Kung hindi math ang favorite mo, pareho tayo. Okay. At si ano naman? Jan Ashley? Ito po. Grade 5 po. Anong favorite subject? English. Ooh! Pwede wow, maging ha? Teacher to. Oho! Okay. Top student po si Heaven po. Honor student. Top student? Si Jacob. Oh! Okay. Si Jacob. Grade 1. Opo. Bunso. Jacob, anong favorite subject? Favorite subject, kuya. Okay. Sige. Po. Nasaan peres nyo? Nasaan si Papa? Andan po! Andan po yung mama namin, Mama. Oh, si Mama. Mama. Si Mama? Andan, andan po. Bata pa si Mama. Saan si Mama, si Papa? Eto po. Andan ko din po yung bunso ng kapatid. Ah, meron pang maliit. Wow! Po kami. Siyam po kami lahat. Sa, ilan pa kayo? Sampo? Siyam! Oh, halos magkapareho lang tayo. Oh. Kami sampo. Okay, sige. Pwede na ba tayo magbigay ng sayaw sa mga nanonood ngayon? Pakita ang gilas kayo? Sige. Saglit po. Alright. Peso lang po. Magpapakita ang gilas na itong Gabuya Siblings. Yung maling sasama. From Negros Occidental. 1, 2, 3, go! Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama. Okay.
Pitulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Wow! Wow! Ang galing! Galing, galing! The best! The best! Okay, ganito. Zaika. Okay, yung panganay. Right. Very impressive. Talaga naman. Bibigyan kit kayo, ilang kayo? 1, 2, 3, 4. Oh, pati yung bunso na lang. 30,000! 30,000 na! 30,000! Okay. Now, hindi pa nagtatapos dyan. Ito, manood kayo ha, para sa family to, buong family. Pasok! Signal! KTV! Awesome ang dance moves mo, kaya meron ka Signal TV kit, meron yan prepaid HD box, satellite dish, free installation at libreng gold worth 3,000 pesos. Ayun. Gusto mo rin bang i-level up ang inyong viewing experience, kumuha na ng Signal prepaid HD box sa pinakamalapit na Signal dealer, 900 pesos lang. Marami ng awesome channels. Kung may lumang Digibox ka, kahit hindi Signal, meron kang agad 100 pesos discount. May promo pang buy one month, get one month load. So make the awesome switch today. So, kids, meron kayong HD na pay TV mula Signal. 3 months free installation, tapos libre ng 3 buwan. 3 buwan libre. Mapapanood nyo na lahat ng programa namin dito, lalo na yung Idol in Action, Wanted sa Radyo, at maging ang Frontline. Ayan. Okay. Congratulations. Yung installation ng Signal, siguro in a couple of days, nandiyan na yung Signal. Okay, pero yung 30,000, mamayan 3 o'clock. Okay? Ngayon, isa pa, last. Ngayon, sino ba marunong kumanta ng Idol in Action para dagdagan ko ng TNT load? Sino? Sige nga. O, sige, isa lang. 1, 2, 3, go! Kayo ang anong sumbungan nila, alam ang mga ayot na kasama mo siya. Di ka iiwanan siguro ko kayo sa Rapitulfo in Action. Wow! Okay na. Ang lodi nyo na aming ipagmamalaki. Di ka iiwanan sigurado ko yun sa Rapitulfo in Action. Tulfo in Action. Siya kayo sa naging dahilan kung bakit ako nandito. Hanggat mayroong maaapi ay mayroong Rapitulfo. At sa kanya, ang iba na, di ko kayo bibigoyin. Ako ay wala nang nagkakamali na wala nang masamain. Siya nagkakatay yung larangan. Okay na. Oh, dagdag 2 points cellphone load galing sa TNT. Dahil dyan, 2 points cellphone load. Congratulations. Ang dami. May 30,000, may Signal Pay TV, meron pang 2 points na cellphone load. Okay? Congrats. Woo! Ang saya-saya. Ito dapat ang sumasalubong sa ating tuwing Lunes. Sang Mars, paano ba yung mga gusto sumali? Idol, ito ang pinakasimpleng paraan para sumali sa RTIA Dance Challenge. Pumunta lamang sa TikTok page ng Rapitulfo in Action, like, share, and follow. Pagkatapos ay piliin ang video na yan ng mga magkakatropang sumasayaw sa RTIA theme song. I-click ang use sound, saka i-record ang sarili ninyong dance video. I-post yan na may hashtag RTIA Dance Challenge. Hintayin na mag-message sa inyo ang aming staff para makapag-yes kayo at manalo dito sa Idol in Action. Sa pagbabalik, grand tulong na dito sa Idol in Action. Walang pinipili, mahirap man o mayaman.
isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rabi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Alam mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapati. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rabi Tulfo in action, kasumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rabi Solusyon, ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rabi Tulfo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Suporta ko sa ibuo, Sir Rafi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rabi Tulfo in action, ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rabi Tulfo in action, ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rabi Tulfo in action, isang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, di bigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting Rabi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rabi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapati. Ano man ang sumpong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwan.
Ito na ang ating grand tulong. Pero bago sa ating grand tulong, bibitin ko kayo ng konti. Panoorin natin yung accomplishment natin. Yung nabigyan natin ng magkano? 30K last week. Ito, panoorin natin video. Girls, na-check nila? Tumutugma-tugma. Mm-hmm. Hello, ma'am. Hello. Yes po, ma'am. Nag-aalo kasi kami, ma'am, ng home credit. Baka gusto niya lang pong umutang. Wala po kaming pambayad, ma'am. Eh, kuha ko po yung babayad sa utang ninyo. Payag ka? Opo. Magkano pong gusto niyo utangin? Kunti lang po, sir. 30,000 po, pautang ko sa inyo. Walang bayaran. O, sige po, sir. Sino ba ako? Idol. Wala po kaming TV, sir. Sa Facebook lang po ako nanonood. Sige, ma'am. Ibibigay ko na po sa inyo ang 30,000 pesos. Ngayong alas 3 ng hapon, nandiyan na po sa kamay niyo, madam. Magandang araw po. Natanggap na namin yung pinadala mong tulong. Malaking tulong po ito sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat po, Sir Rapi. At sa ABC by sa Sir. Pampatibay ng resistensya sa panahon ng pandemya. Ayun. O nga naman, ito na. Grand tulong. Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc. Non-acidic. 550 lamang. Pampatibay ng resistensya sa panahon ng pandemya. Dial girls, ito na. 25,000 pesos. Vita Zinc. Coming your way. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Ito na. Bigay na natin to. Siyempre, kailangan, Lunes na Lunes, Buena Mano, labas-labas lahat ng pera. Dahil agad, boom! Kailangan, medyo, yan, bitin muna natin. Okay. Siyan ba yan? Numero, tingnan ko nga. Verified. Okay. Vita Zinc. Go! Dial. Ito. 25,000 pesos. 25. Ito na. Sabi mo ano, umutang ka ng tsinelas, bayaran mo. Hello? Yes. Yung umutang mong tsinelas sa akin, yung last week, baka pwede nyo nang bayaran? Nanonood. Nanonood. Ba't niya binaba? No. Yung utang mong sinelos, bayaran mo na sa akin yung plastic mo na kinuha. Ay, Sarapi! Ba't palang kabuhay-buhay dapat? Yes, Sarapi! Panalo na kami! Alam ko, nanood ka kasi nag-feedback eh. Nag-feedback. Oh. Hindi ko makapaniwala. Ah, okay. Siya po ay isang sidewalk vendor. Ayun, 22 years old. Hingin ng tulong sa kanyang baby. Opo, meron po siyang OI na sakit sa Rapi. Okay, sige ma'am. Iyon na po yung 25,000 ma'am. Sure na po yan. Pero bago niyan, panoorin natin yung video ni madam. Panoorin natin yung video niya. Humihingi po ako ng tulong sa inyo na maipagamot ko po yung baby ko. Meron po siyang sakit sa kanyang mga buto, sir. Kung saan yung pumalalagay sa kanya, mga support po yan para hindi po siya mabalian ng buto, sir. Sana po, Sir Rafi, matulungan nyo kami. Ayan. Ma'am, 25,000 ma'am, ngayong alas 3, darating na po dyan. Thank you po ng marami, sir. Buti naman, ma'am, nanunod kayo ngayon. Opo, nanunod po kanina din po, nag-comment din po ako dun sa random, baka mapili po ako. Ang galing! Ang galing mo talaga! Salamat ako sa'yo! Di ba? At least to, malaki-laki, 25,000. Maraming salamat po. Hindi ko po talaga inaakala, sir. Makitibi ako. Ayun. Ma'am, matitibi ka pa ulit dahil pagkatapos ito, i-upload namin at makikita nila ikaw at ikaw po talaga ang the best today sapagkat grand prize po ang nakuha mo sa aming grand tour. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi, madam. God bless. Thank you po, Sir Rafi. God bless po. More power. More power. Okay, thank you. Vita Zinc. Ngayon, random. May oras pa tayo eh. Oh.
Random tulong! Marusip. Mag-random tulong tayo. Ha! Random, random, random. Sige. Mini, mini, mini mo. Ito yung mahiwagang daliri. Ito yung maswerteng daliri. Midas touch. Anything that I touch turns into money. Ayan, Midas touch. Ito. Idol's touch. O, di ba? Lahat ng itatouch ko magiging 5,000. Makapagsinerte, meron pang TNT. Oh, saan ka pa? Dito na. Okay, mini, mini, mini mo. Ayan. Sino ba yan? Anong pangalan? Anong... Walang number. Okay, dito sa isa pa. Walang number. Abay. Okay. Bilis nito ah. Sige, ito. Mini, 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 mo. Yan. May number? Wala. Okay, may number. 5,000 pesos plus. Kakanta siya. Pag nakanta niya na maayos, depende. Tingi-tingi natin. Oh. Ito, TNT. Anong pangalan? Ha? Ha? Queenie. Hello, Queenie. Where are you? TNT is coming your way. Plus 5,000. Conforme, siyempre. Si Queenie. Ma'am Queenie. Okay. Nasaan na? Hello po. Hello? 5,000? 5,000. Oh. Hello po, si Ida. Ma'am, magandang umaga. Wala pang 12 o'clock eh. Meron kang katabing baby. Opo. Ilang taos? Nanonood po. Alam ko, nanonood ka kasi nakapag-iwan ka ng number. Nandiyan si baby. Ilang taos si baby? 1 years old po. 1 year old. Okay. At anong ulam natin ngayon? Tortang talong po. Wow! Ho-ho! Sarap niyan. Ano pa? Yun lang po. Yun lang. Wala bang soup dyan? Salad? Dessert? Wala po. Wala. Eh, magkakaroon ka na ng soup, magkakaroon ka sa dessert pa dahil meron ka ng 5,000. Oh, di ba? Thank you, sir. Ngayon, ito may challenge ako sa'yo. Kaya mo bang kantahin yung Idol in Action? Kaya? Opo, sir. Oh, sige, ha? Ito'y parang metro. Tuwing diretso yung kanta mo at nabibigkas mo ng tama yung mga lyrics, tumataas ng tumataas to. Oh, ha? Okay, sige. Hanggang sa dumating sa 2-5. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Ano man ang sundong na dala, basta't alam niyang tama ka, makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito for an action, tool for an action. Ano man ang sumbong na dala, basta't alam niyang tama ka, makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito for an action. Yan lang. Ba? Hindi kumpleto. May naiwan pang 400. Sige, subukan mo pa. Malapit na. Sayang to. Gusto ko ibigay itong apat na titira. Kapitas na aapi. Ang lodi ko na aapi. Yes! Panalo na. 2-5. 2-5. Thank you, sir. Congratulations po. Sige, so, 5,000 plus 2-5 load from TNT. Okay. At ngayon, bago tayo magtapos, may mga gusto kayong pabatiin o i-promote siyang Marge at MJ. Nako, Idol, ito, huwag niyo pong kalilimutang manood ng Sa Totoo Lang. Everyday po yan, Monday Mamaya to Friday, 6 to 8 p.m. Kami ni Maring MJ ay nandoon. Kasama si Joby Francisco at si Chicky Berhel. Pag-uusapan natin yung Miss Universe Philippines. Yes. Oh. Eh, kukongratulate ko lang rin po yung hyper-realist artist na si Oliver na nanganak na po sila ng baby girl no October 24. Akala raw nila nalaki sa gender review. Pero, baby girl, so congratulations po. Oh, Chang Mark, di ba mayroon kang show? Ano ayun, show? Idol, yung Sa Totoo Lang, kasama si Maring MJ Morfori, at saka pag Linggo naman, 8 to 9 ng umaga, Clinic of Lavier. Oh, okay. At saka, Idol, pinanood kita pala, sorry, sa Dean Mel show. Wow! Nakita kita, tumutok talaga ako, Idol. At URL-LTV. Oo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, thank you. Grabe, Idol, Monday to Sunday kayo, ah. Napapanood, oh, I love it. To God be the glory. Siyempre, pag busy tayo, ibig sabihin, busy yung ating bulsa. Baka naman, Idol, ano man yun yung tulong dadala. Hindi, kaya na pa yung bigay natin eh. Kailangan mag-unload tayo. Kailangan mag-unload. Ganun yun, para naman yung grasya tuloy-tuloy.
Ingat kayong dalawa. God bless sa inyong dalawa. Okay. Susunod na po, Lunch Out Loud sa TV5 at si Cheryl Cosim sa mga balita magpapabusog sa inyong kaalaman sa Signal Channel 1. Sa mga nanonood po via Facebook Live, tutok lang po sa Facebook page ng 1PH para sa bagong link. Sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.